You see, mga kapatid, our topic for today is from the book of Mark 4, 5, and 6. Jesus always begins his teachings about the kingdom of God. He starts with the parables. Lagi siya nagsimula sa mga parabola, sa mga, parang mga bugtong, may mga nagtatanong, is it the same as illustration? It's not exactly illustration. You see, a good teacher like Sister Eva is a teacher. Sister Reggie is a teacher. Sister Love is a teacher. And some of us are teachers here. But a good teacher can illustrate. Pwede siya mag-illustrate by stating a truth and then illustrating the truth through a story or an analogy. But a parable is not exactly the same as illustration. Pag sinabi ni Jesus na parables or talinhaga sa Tagalog, malalalim na salita yan eh. Ang talinhaga, it's a doorway, it's a window. Jesus opens up his topic by having a doorway. He opens the gate. And this is how he begins. In Mark chapter 4, it is very important to note that this is about the kingdom parables and the kingdom power. Mga kapatid, sa mga taga Batangas o sa mga taga Pilipinas, mga kapatid, pasensya na kayo, yung aking accent ay British na. Kaya mga kapatid, yung aking mga, pag sinabi namin ito, mga, pag sa Amerika kasi, Sister Agnes Navero, power. Pero pag itim sa UK, sa England, power. It's power. Mga kapatid, magdadalawampung taon na ako dito sa UK. Kaya medyo nakuha ko na yung accent nila. Kaya pagka nagpunta rito, Sister Eva, sa UK, example, gusto mo ng water sa US, hindi nila maintindihan yun. You have to say, wa. Can I have a glass of wa? Wa. Kaya pagka nagpunounce kami, mga kapatid, ng ER, medyo iba ang aming accent. Kaya pasensya na kayo, mga kapatid. I'm not trying to be, kasi minsan may mga Pilipinong maarte magsalita, pero sometimes hindi maiwasan, talagang ganun ka na eh. Kaya mga kapatid, pag kayo ay napunta na ibang bansa, ma-adapt mo kasi yung ganun eh. Amen. Parang sina Pastor Saldi pag nasa ano yan, nasa Italy sina Pastor Saldi, yung mga in fact Pastor Paul pag nituturo siya sa Qatar eh, ang salita niya si. Sabi ko, saan ka nagpunta si Pastor Paul? Para nagpunta yata ng ariatang si Pastor Paul ay nakarating ng Espanya eh, laging si eh. Diga ang si eh, si SI, ang SI sa Spain ay oo. Amen. Kaya mga kapatid, pasensya na kayo sa aking accent. I just wanted to give you a doorway na ganito ang aking accent, mga kapatid. Now, he talks about the parables. And he began teaching the parables. And this was about the parables of the soils. Ito ay talinhaga ng mga binhi. And bakit may parabola? The Mark chapter 4 said, then he taught them many things by parables. Ang sabi ng Bible, a sower went out to sow. Basahin din natin sa Tagalog para mas madali nating maunawaan. May isang magtatanim, nandun din ako kanina sa main church and narinig ko si Pastor Ben and he was teaching about the same thing. Nagtatanim. Makinig kayo, sabi ni Jesus. May isang magsasakang lumabas upang maghasik ng binhi. Sa kanyang paghahasik, ay may mga binhing nalaglag sa daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. So that is the Tagalog version there. At ang sinasabi rito, mga kapatid, is that yung maghahasik na yon, mga kapatid, ay ang Panginoon. The seed, mga kapatid, yun ang salita ng Diyos. The seed, yung binhi, yun ang salita ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, ang mga tagapagturo, kailangan daw mga kapatid, tayo ay gumagamit ng mabuting binhi. Nasa binhi yan eh.
Kaya makikita ko minsan yung mga magsasaka, namimili rin sila ng binhi na magaganda. Kasi pag ang binhi mo ay hindi maganda, therefore hindi rin maganda ang iyong aanihin. Na mga kapatid, yung farmer na yon ay naghahasik ng mga binhi. Pero problema ng Sister Eva is this. The seed, the seeds are falling on different types of soil. Iba't ibang klase ng lupa ang pinuntahan ng mga binhi. At ito yung gusto nating pakahukay ngayon, mga kapatid. Yung mga binhi na yun, first is yung kasinsalita ng Diyos, yun ang binhi eh. At yung binhi na yon, Sister Sarah, natatanim yun sa ating mga puso. That seed, those seeds that are planted in our hearts are expected to bear fruit. Hindi pwede, Sister Joy, na nagtanim lang ng binhi tapos walang bunga. That is the purpose of planting. Kailangan, mga kapatid, na tayo ay nagbubunga. But the problem is, the difficulty of the seed is not that because the seed cannot grow or cannot bear fruit. That is the strength, the dynamics of the seed is to grow. But the limitations of the seed depends on the soil where it gets planted. Yun ang malaking pagkakaiba dun eh. At nakita natin yan sa ating pagbabasa kanina, binasa ng ating mga kapatid, na these are the ones by the wayside where the word is sown. Natanim din. Yun nga lang, ang ibang tao kasi are like the ground on the pathway. Yung mga tao, minsan may mga natanim sila na parang, yung may mga tao na parang yung mga lupa na lalaging natatapakan. Laging tumitigas. Ito, mga kapatid, ay mga tinatawag nilang hard ground. Dahil sa maraming tao ang yumayapak dito. At kaya yung salita ng Diyos hindi makapasok. The word of God cannot penetrate. At because matigas yung lupa, they allow no room for the seed of the word in their lives. Hindi makapasok. Yung lupa, Sister Inda, masyadong matigas. Hindi makapasok yung binhi. At may mga taong ganon. Sa sobrang katigasan ng puso, sa mga nangyari sa buhay. Kaya minsan, may mga taong matitigas ang puso. Hindi nakikinig. So yun yung mga taong yon, yung mga lupa na laging nadadaanan. And then, may mga binhi na natanim din, but Satan comes immediately and takes away the word that was sown in their hearts. Kaya minsan, Sister Inda sa UK, pag may natutulog dito, Sister Inda sa UK, ginigising ko talaga. Nag-i-stop talaga ako. Tinuturo ko, ikaw, natutulog ka. Why? Because the devil wants you to sleep. So that you don't hear the word. So that the seeds cannot penetrate in your heart. So that you don't hear the word. Because faith comes from hearing and hearing the word. So if you don't hear the word, if you don't heard the word, if you don't listen to the word, faith cannot be developed. There's no point na manurture mo yung faith because you're not listening. And the devil wants you to sleep. Kaya minsan nag-i-stop talaga ako. Because that's the intention of the devil. Satan does not want the word of God to take root in your heart. Why, Sister Inda? Because the devil knows that if you know the word, you can defeat him.
The word has its mechanism to defeat and to pull down the strongholds of the enemy. As a lawyer myself, whenever I go to court, we are in the business of words. It's about what you say in the front of the judge. It's not about, sometimes there are cases where na mahina yung case, but it's how you use the words. It's how you attack and how you understand the words. How are you going to tell the judge that, judge, this law is wrong because of this? The same as a Christian. You will always defeat Satan by using the word. And that's why Satan doesn't want the word of God to take root in a person's heart. Aalisin palagi niya yun eh. And yun ang gustong-gusto ng kaaway. Yung maingay. Kaya kanina sabi ko, sa preaching ni Pastor Ben, maingay. That's what the devil wants to do. I'm not saying that the person doing it is the devil, but the devil will deploy in all of its power and resources, in its all of its power to use anything to distract, para hindi mo marinig. Yun ang gusto ng gawin ng kaaway. Ayaw niya magbunga ang binhi na natanim sa atin. Yun ang gusto ng kaaway. John 10:10 is true. The devil comes to steal, to kill, and to destroy the seed, the words of God. Kaya yung mga matitigas ang puso, ang hirap araruhin yan. Yung mga matitigas ang puso, yung mga talagang, kita mo yung mga, huwag natin pag-usapan yan. Baka kung saan pa tayo mapunta. And then may mga buto na natanim sa stony ground. They hear the word, and then they receive it with gladness. Tuwan-tuwa sila, Sister Inda. Ang ganda naman ng turo ni Pastor. Ang ganda ng turo ni Pastora. But the problem is, Sister Myrna, they have no root in themselves. So, they only endure only for a time. May mga tao kasi, may mga mananampalataya na medyo kokonti ang lupa, Sister Eva, dun sa ugat. Kaya pag binunot may mga, yung mga bato, Sister Jenica, yung mga damo rather, sa mga hollow block, di ba? Minsan may mga hollow block, di ba? Minsan may tumutubo mga halaman. Pag binunot mo yon, Sister Ronaldine, makita mo may konting lupa. So it cannot stand with the test of life because there's a small root. Kukonti ang lupa, kakonti ang ugat. Yung parang ningas gugon type, ay, galing, ganda. Nakaka-inspire. Yan. Tapos biglang, pip, nawala na. Nasunog, na burnout. Yun ang ibang mga Kristiyano. Kaya natutuwa ako sa ating gawain sa Maranata, mga kapatid. Because for the last 42 years, marami ang nawala, of course. Pero marami rin bumabalik. By the way, Streba, maraming bumabalik. Pero bumalik ang Manila. Sabi nila, Pastor, doon, baka ang Manila, kakunti ang mag-attend eh. Dad, sabi ko, anong Manila mag-attend? Dad, we have sometimes 50 people. 50 tao nag-a-attend sa Manila, kakunti pa ba yun? Eh, yung ibang church, 10 lang eh. Inimbitahan ako sa isang church dito, Kuya Rocky, na 7 taon na sila. Ang member niya, 7. Dalawa pang anak niya, bata-bata. 7 taon na sila, ha? 50 members, 50 na nakikinig, o plus yung sa online pa, marami yan, kapatid. Because, Sister Inda, could it be that we are not that kind of seed or those Christians na kokonti ang lupa? Kasi ang dami na natin dinaanan eh. For 42 years, Brother Rocky, marami yan. Maraming test. Kaya yung mag-asawahan na nagsasabing, Sister Agnes Novero sabi, ilan taon na kayong kasal? 50. Naku, buti pa kayo. Tumagal kayo ng 50 years. Hindi kayo nag-aaway? Hindi. Anong hindi kayo nag-aaway? Anong kala mo sa mga
Yung 50 taong mag-asawang hindi nag-aaway, ay my God, may problema yung dalawang yan. Sister Inday, yung hindi nag-aaway, nako, huwag ka maniwala dyan, hindi na nag-uusap yan. Alam mo, kung sa nagmamahal, Sister Agnes, pag mahal mo ang tao, aaway mo lagi. Di ba? Sister Inday, pag hindi mo inine... Mas nakakatakot, brother ako, yung babaeng hindi nagsasalita, yung darating ka, alis ka, wala sasabihin. Mas gusto ko pa yung, saan ka pupunta? Anong oras ka babalik? Di ba? Nasaan ka na? Sabihin, mahal mo yung tao. Amen, mga kapatid. And then, there are one which were sown among the thorns. They are the ones who hear the word, but the cares of this world. Basahin natin sa Tagalog, mga kapatid. Napakaganda nito sa Tagalog. May mga binhi naman nalaglag sa may damuhang matinik. Nang lumago ang mga damo, yan, sinakal nito ang mga binhing tumubo, kaya't hindi nakapamunga ang mga binhi. Ang sinasabi sa English, mga kapatid, but the cares of this world. Yun ang problema doon, mga kapatid. The cares of this world, yung mga alalahanin ng buhay. Kaya minsan yung alalahanin ng buhay, minsan nakakapagpahina yan. Nakakapagpahina sa mga Kristiyano. Kaya maraming tao ngayon, Sister Agnes Dubero, pag nakakita ngayon na maraming mga pileke sa noo, alam mo, ang kasabihan sa Pilipinas ngayon, Sister Lola Pinita Cavite, ay born again yan. Bakit? Ang daming pileke sa noo eh. Problematic. Kasi alam ng mga tao, pag Christian, problema. Nakakapagtaka yan. Kung kailan tayo naging Christian, doon ka magiging problematic, eh dapat hindi. Dapat, Sister Agnes, Kristiyano ka na eh. Dapat hindi ka tumatanda. Pag nakita-kita kayo magkakaklase na mag-reunion kayo, oy classmate, may, ngayon kasi ang tawagan, mate eh, mate. Mate, mate. Ano tayo, reunion, class 1944, mga 1944, bro, 1944! 70 years ago! Oo, naku. Ang iba dyan, marami ng mga pileke sa mukha. Ang iba, lumiit. Ang iba, umitim. Ang iba, pumangit. Oh. Pero ang isang born naging Christian, brother Rocky, pag nakita-kita kayo, Rocky, parang hindi ka tumatanda. Parang hindi ka, parang baby face ka. Bakit? Because ang isang Kristiyano ay hindi na mom problema. Alam mo ba, Sister Inda? Every day. Basahin mo ang Bible. Every day, Jesus always say in the New Testament, do not fear. Do not worry. Every day na, there are 365 times in the Bible mentioning that word, fear not. Be full of courage. I will be with you until the end of time. Sasamahan ko kayo hanggang sa dulo ng walang hanggan. Yan ang sinasabi ng Panginoon. Kaya dapat ang mga Kristiyano, Sister Lola Pinita, hindi tayo namomroblema. Kailangan ang ating noo ay banat na banat. Hindi yung Kristiyano ka nga, linggo-linggo na sa simbahan ka, pero lagi ka naman nag-aalala. Ano pang purpose ng Diyos sa buhay mo? Lagi ka nagwo-worry. Amen ba, mga kapatid? Kasi nakakatanda yan. Yung pag-aalala, nakakatanda. Alam mo ba sa mga research, Sister Mirna, maraming mga research ang nagsasabi na yung pala mga sakit, Sister Agnes Nubero, cancer, leukemia, yung mga terminal illnesses, yan pala mga kapatid ay nanggagaling sa pag-aalala. Oh. Minsan may mga Sister Lloyda, may mga doktor na galing ka sa doktor o galing ako sa kay doktor ganun. Anong findings? Wala kang makita eh. Walang makita sa finding ang doktor. Pero may nararamdaman ang tao. Ibig sabihin, Sister Agnes, may mga sakit na hindi makita ng medicine, ng science, but it becomes a reality of yourself, of ourselves, because of the pain. Because the mind can transport the message into our body that something is wrong with us. Pero hindi makita ng medicine. Kaya mga kapatid, huwag kayong masyado magkakaproblema. Amen? Ito ang sabi rito, Brother Rocky. Eh. The ones sown among the thorns, they are the ones who hear the word, nakarinig din sa salita ng Diyos, but the cares
of this world, the deceitfulness of riches. Hindi ko sinasabing huwag kayong maging mayaman dahil maganda rin naman yung maging mayaman. Pero alam mo kung ang pagiging mayaman, pagiging mayaman mo, Pastor Rodel, ang magiging dahilan ng pagkahiwalay mo sa Diyos. Therefore, hindi yun para sa Diyos. So, tandaan mo, Sister Agnes. Listen to this. Anything that will separate you. Ito lagi ang barometer ko dyan eh. Trabaho, relationship. Kasi may mga relationship na okay. Kaya sa mga dalagat, mga binata, o yung mag-aasawa, pakilala mo na kagad yung pananampalataya mo. Dalim na kagad sa gawain. Kaya hahangaan mo rin ang ibang relihiyon. Tingnan mo mga kapatid, hindi ko kinukumpara tayo mga kapatid sa iba, pero tingnan mo yung ibang relihiyon. Bago sila magpakasal, kailangan na indoktrinahan na yung kanilang asawa. Ang born again, hindi eh. Minsan, sa halip na tayo ang makahila, tayo ang nahihila palabas. Amen ba mga kapatid? Nakukuha niyo ang point. But the deceitfulness of riches, anything that will separate you from the kingdom of God, from serving God, from doing the works for God, that is not for God. At anumang hindi para God, hindi, anumang Sister Agnes ang hindi para sa Diyos at ang hindi galing sa Diyos, hindi sa Diyos. Yung kayamanan, yung trabaho na may mga iba talaga wala nang ginawa kundi magtrabaho. Okay lang magtrabaho, magtrabaho eh. Talaga naman kailangan natin yan eh. Pero kailangan meron tayong panahon sa Diyos. And the desires for other things. Yung maraming gusto sa buhay. Kasi may mga tao, Sister Agnes, na ang dami ng gusto. Dati naman unang panahon, pag may telepono ka, Sister Eva, na Nokia 3210, okay na, basta makatawag. Yun ang purpose ng phone. Ngayon ang mga bata, gusto pa nila, may lumalabas na tinapay sa telepono nila. Gusto pa palagi may plus light. Ano ba ang plus light? Eh baka pumaano ako. May mga, gusto pa may lumalabas na kama sa bed. Kung ano na mga kailangan pa. Ang phone, Sister Lola Pinita, pantawag. Bakit ko sinasabi yon? Kasi pagdami ng features ng mga gadget, pagmahal. Ang phone dapat necessity lang siya. Hindi siya dapat na extravagant. Iba Sister Agnes ang want sa need. I need a phone. Pero ang iba, I need a phone but I want iPhone 14. Yung phone ko 13 pa lang yun eh. Pero iba 14, gusto lagi latest. Alam mo pag marami kang gusto sa buhay, Sister Inda, marami kang kailangang ubusing panahon sa pagtatrabaho. Kailangan mo lang naman 3 times a day, 4 times a day kumain. Kailangan mo lang naman makapag-drive kung kailangan mo na sasakyan. Pero tama na yung simple. Huwag na masyadong pakataasan. Lalo't hindi mo naman pakaya. Pero yun ang nangyayari eh. Kaya maraming seed, sabi ng Panginoon dito, they become unfruitful. Kasi ang dami ng need, ang dami ng wants. Yung mga nag-OFW, hindi makauwi. Hindi makauwi, Brother Rocky, bakit? May mga tao na nakasabay kami ni Sister May na papunta ng Saudi yata yun. Sabi niya, ilan taon na po kayo? Ano na ako? 72 na ako. Pero nagpabata ako sa passport, ginawa akong 52. Ay bakit nga naman Sister Agnes? Eh kasi nga naman, kailangan niya magpabata kasi ang dami nang humihingi sa kanya, ang dami na nakanganga. Ang dami nang humihingi, ang dami na naghihintay, buwan-buwan. Ang dami nang gusto, paglaki. Samantalang noon, Brother Rocky, ang isang kabambigas, ang isang salop, ang isang tuyo, ang isang sardinas, napapagkasya natin. Si Pastora, ang ginagawa niya sa sardinas, alam mo Sister Inda, ang sardinas namin, nilalagyan niya na suka. Suka.
para hindi masyadong madaming kumain. Dahil lalaki namin, siyempre, yung isang sardina sa tatlong piraso. Kaya ang gagawin ni Pastora, oh, kayong kukuha ng sarili-sarili yung plato, tayo mauubusan. Kaya kami, Sister Agnes, bihasa kami sa subo. Hmm. Busog ka na, minum ka ng tubig. Para hindi, para busog ka na. Sister Mina, natatandaan mo, bata tayo, di ba? Pinawalan tayo ng tubig para kailangan natin magsakit-sakitan para makainom tayo ng royal o ng merinda. Kasi pag may sakit ka, ay naku, bibili tayo ng merinda kay Atinate. O, di ba ka? Nagsasakit-sakitan ka. Ano mo sa mga pakiramdam ko? Bumili ka ng merinda at may sakit, may sakit. Naku, kahit wala kang sakit, kailangan, doon ka lang nakakain ng merinda eh. Oh. Kaya mga kapatid, dahan-dahan. Noong unang panahon mga kapatid ay, andali lang po mga kapatid. Kaya mga kapatid, kayo ay huwag masyadong madaming gusto sa buhay. Kung ano lang kaya, kung ano lang yung pwedeng gawin at para hindi masyadong pressure sa trabaho. Yung mga magulang, daddy gusto ko ng ganito. Daddy gusto ko ng ganito, bill mo ko nito, bill mo ko niyan. Yung mga babae naman, huwag kayong turo ng turo. Pag nasa mall, parang feeling nyo, mga celebrity kayo. Lalo't wala pa naman kayo, doon na lang kayo sa turo-turo. Alam mo, ang tao kailangan di binabagay ang buhay sa kita. Kasi baka mawala tayo sa paglilingkod eh. Okay lang sana kung kaya. Pero yung sasabay ka lang sa... Kaya naalala ko si Ate Eva. Alam mo yan si Ate Eva na laging idol namin yan nung nag-aaral pa kami. Nasabi ni Pastora, niya, alam mo ba si Ate Eva nyo? Si Ate Eva nyo, dalawa lang ang uniform niyan. Nasa Philippine Normal University pa yan. Pag yan ay naglaban ng Lunes, nakasampay ang kanyang damit na uniform, yun ang kanyang susuotin bukas. At yung kanyang sinuot kahapon, lalaban niya, yun ang sasampay niya ngayon. Ganun lang. Bakit, Sister Inda, natin itinuturo ito? At itinuturo ng Panginoong Hesus. Dahil pagdami mo ng pangangailangan, pagmamahal, pagsabay mo sa luho at takbo ng ibang tao, hindi mo kaya eh. Kasi kaya itong social media, hindi ako masyadong nagtititingin. Kasi ang dami mga bagong gadget, bagong kotse, bagong ganito. Wag na. Tama na yan. May bahay naman na tayo. Brother Rocky, kung ako sa inyo, hindi na ako bibili ng sarili kong bahay. Bakit? Eh, may bahay naman ang Tina Roma. May bahay ang Tio Tildo. Sumasama na kayo dyan. Kung nasa Maynila, siyempre nagmamaynila kayo. Pero ang sinasabi rin natin dito mga kapatid, tama na yung konti. Lalo na't hindi, wala pa tayong kakayahan. Hindi ko sinasabi huwag kayong mangarap, maganda ang mangarap, pero ang sinasabi ng Biblia, pagdami ng ating mga pangangailangan at nabubulag tayo, the deceitfulness of riches and the desires for other things, entering in, choke the word. And yung salita ng Diyos, naging unfruitful na. Kasi minsan na-absent ka na sa church. Kasi tatawagan ka ng boss mo, oh Eva, magtrabaho ka ng Linggo, overtime, double pay. Wala ka ng buhay eh. Amen ba mga kapatid? And then the one sown on the good ground, those who hear the word, ito na yung mga natanim sa magagandang lupa, nakarinig din salita ng Diyos, then they accept the word, but because it's in that they were a good ground, they bear fruit. May mga tao talaga na natanim sa mabuting lupa. They accept the word, they bear fruit, nagbunga, and therefore, they fulfill the purpose of the seed. At tayo yun, maaaring tayo yun. Sister Indan, tagal na natin sa church, Brother Rocky. From the inception, nandito na tayo eh. Amen ba? Nagsimula pang ating mga magulang natin, tas tayo na. Tas susunod yan, sina Ronnie na, sina ano na. Sila na yan eh. Tayo yun. Amen ba? Kaya natutuwa tayo yung mga natanim sa mga matatabang lupa. Amen? Sapagkat nandito pa rin tayo. At kailangan mga kapatid, nagbubunga tayo. Kailangan tayo magbunga. Kaya itinuro ng Panginoong Jesus dito.
na tayo mga kapatid na nabubunga, tayo ngayon ay may responsibilidad because we understand the Word of God. Ang Word of God, kaya makita mo rito, sister, in the na, sabi ni Jesus in verse 21 to 23 ng chapter 4, "And Jesus said to them, is a lamp brought to be put under a basket or under a bed? Is it not to be set on a lampstand?" Kailangan mga kapatid na ipakita natin. Kailangan talagang nagsisinag ang ating ilaw. Dahil narinig na natin ang salita ng Diyos eh. Nagbubunga na tayo eh. And one forms of bearing fruit, mga kapatid, is our opportunity to shine. Hindi dapat natin itago ang ilaw. Kailangan, Sister Agnes, tayo ay nagbubunga at nagliliwanag. Yun ang sinasabi ng Panginoon. And then, mga kapatid, ang sabi rito, take heed of what you hear. Christians should be careful, mga kapatid. Mag-iingat din kayo sa pakikinig ng mga iba't ibang nagtuturo. Sabi ni Jesus, makinig kayong mabuti. Kasi may mga nagtuturo, natuturoan kayo kung ano-ano mga doktrina na hindi tama. Bakit natin nasasabing hindi tama? Kasi may mga maling doktrina. They try to twist the words. Iibahin nila ang context para tumama sa kanila. Sasabihin nila, ah, ganito ako. Ako ang sinugo galing sa ganun. Ako ang sinugo galing sa silangan. Bakit ka na pinanganak ka ng Pilipinas? Ang Pilipinas, eh, nasa Southeast. Pero ang sinasabi mo, taga Far East ka. Kaya mga kapatid, ang sabi ni Jesus, kailangan mag-ingat tayo, makinig ng mga turo. Kailangan tayo ay nasa good teachers. At ako mga kapatid, naniniwala na ang Maranata is under good teachings. Kasi ang tinuturo sa atin ng ating mga tagapanguna, ni na Bishop, ni na Pastora, ay talagang unadulterated Word of God. Walang halo, walang banto. Amen ba mga kapatid? Kaya sabi ng Panginoon, makikinig kayo sa mga tama at magagaling at maayos na tagapagturo. And then mga kapatid, tayo daw yon. And to you who hear, more will be given. Tayo daw ng mga nakikinig, tayo daw mga kapatid ay bibigyan pa ng marami. Alam niyo, Sister Lloyd, that when we hear the Word of God and we receive it with gladness, tayo daw mga kapatid ay bibigyan ng Panginoon ng marami pang spiritual riches. Yung kayamanan ng spiritual. Yung kahit na COVID na walang ayuda si Kapitan, yung kahit na walang trabaho, Brother Rocky, pero nandun pa rin ang joy. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Ba? Rocky, bakit wala ka ng trabaho? Joy ka pa rin? Oo, bakit? Kasi masaya ako. Dahil buhay pa ako. Wala akong trabaho ngayon, pero hindi naman ibig sabihin habang buhay ang walang trabaho. Maaring wala ako ngayon, pero hindi naman ibig sabihin habang buhay akong wala. Sabihin, buhay pa ako, may plano pa ang Diyos sa akin. Kaya I've got a joy, joy in my heart. Kaya sabi ng Panginoon mga kapatid, pagka ikaw ay nakikinig ng salita ng Diyos at ikaw ay masaya na nakikinig ng salita ng Diyos, you also able to develop good habits. Nakakapag-develop ka ng good habits. Kahit natutulog ka, nakangiti ka. Kahit na galit ka, pero hindi ka pa rin nakakasala because nakikinig ka palagi ng salita ng Diyos. Kaya may kanta tayo noon, Brother Rocky, na babad. Meron tayong ganun, di ba? Alam niyo, Sister Inda, pag ang yun palang masarap na pork chop, natutunan kayo sa ating kapatid, Sister Agnes Novero, ang masarap palang pork chop ay yan pala ay minamarinate, ibinababad ng magdamag sa kalamunding, toyo at paminta. Ibababad mo pala yan. Tapos pag pinirito mo kinabukasan, tapos ay mayroon kang sinangag na pork chop, tapos may kaunti kang itlog na itlog. Ay, mga kapatid, tapsilog. At ang sarap ng karne dahil ibinabad. Ganon din ang isang Kristiyano, Brother Rocky. Starinda. Pag ang isang Kristiyano ay babad sa salita ng Diyos, ang sarap kausap niyan. Lahat ng lalabas diyan, mabubuti. Amen ba? Walang puto kutsinta, walang puto bumbong, Sister Lola. Alam yung mga tao, pag nakausap mo, walang ginawa kundi mag-puto kutsinta. Amen ba? Bakit? Babad tayo sa salita ng Diyos. Magpapatuloy tayo, mga kapatid.
So mga kapatid, ang ginagawa ng mga pastor natin, ang ating mga tagapagturo, kami mga kapatid, kami ay nagtatanim lang, katulong lang kami ng Panginoon sa pagtatanim ng mga binhi. But, ang trabaho namin, we plant the seed, but God, is His job is to grow the seed. Siyang bahalang magpatubo sa inyo. Amen ba mga kapatid? So mapapansin mo rito, Sister Agnes, na ang saang Panginoon ay gumagawa at kumikilos na minsan hindi mo nakikita. Invisible. Amen ba? Na kahit nga sabi ko kanina, tutulog ka, pero parang napapansin mo, parang alam mo, si ano, born again na kasi yan eh. Nalala ko na nasa college ako eh. May isang matapang na terror na professor namin. Pero na-born again na, Ate Eva, sabi ng mga classmate ko, ay, na-born again na yan. Kaya bumait. Yung terror ko na professor, bumait dahil na-born again na siya. Ganon din tayo mga kapatid. Because of the seed, it has to change our personality. At yun mga kapatid, ang katotohanan ng pagiging isang born again Christian. Mga kapatid, I will jump because of the time. Now mga kapatid, I will jump to the great storm. Nung pinahinto ng Panginoon ang malakas na bagyo sa Sea of Galilee. Jesus said, let us cross over to the other side. You know, Sister Lola Pinita, nung sinabi ng Panginoon na pumunta tayo ay tatawid sa kabilang ibayo, that was already a promise, Sister Agnes. Pangako ng Diyos yun. Liliban tayo sa kabila. Jesus made a promise to his disciples. Hindi niya sinabi na, alam ng Diyos, alam ni Jesus, Sister Agnes eh, na magkakaroon ng malakas na ulan eh, na bagyo eh. Pero hindi sinabi ni Jesus na patay kang bata ka. Hindi sinabi ni Jesus na mamamatay tayo. Hindi. God made a promise to his disciples that they would cross over to the other side. Kaya ang sabi ng Panginoon, Sister Agnes, may pangako ang Diyos eh. Pag sinabi ng Panginoon na liliban tayo. Amen ba mga kapatid? Kaya, nung sinabi ng Panginoon yun, nagalit ang Panginoon, bakit walang, sabi ng Panginoon, bakit wala kayong pananampalataya? Nagalit ang Panginoon sa mga disciples. Sister Inda, Jesus rebuked. Nirebuke ng Panginoon ang kanyang mga disciples. Why are you so fearful? Bakit kayo natatakot? Sabi ni Jesus, how is it that you have no faith? Di ba sinabi ko na, we will cross over to the other side? Hindi ba kayo naniniwala? Sabi ni Jesus. Pagkasama mo si Jesus, Sister Agnes, tiwala ka. Kaya maganda pala, I like my job eh. Brother Rock, I really like my job. You know why? Because ang daming nawawala ng pag-asa. May mga kaso ako na hawak na crime, may mga kaso ako na hawak na binububu ng asawa, may mga kaso ako na TNT, lahat ng mga kaso eh. Pero mo, lagi sinasabi ito eh, alam mo, hindi ko alam ang sagot lahat sa tanong mo. Pero isa lang sasabihin ko sa'yo, naniniwala ka sa Diyos? Opo, attorney, naniniwala po ako eh, naniniwala ka pala eh. Eh, kung maniniwala ka sa Diyos, alam mo ba na hindi ka na dapat matakot? Unang-una, kasama mo ang Diyos. Hindi ako nagsasound like, kasi Sister Inda, pag ako ay nagsasalita sa ibang tao, ayaw kong gumamit ng mga born-again terminology. Why? Kasi pag gumamit ka ng born-againist terminology, naaalof yung tao eh. Kaya I try to use their language para lang magkaroon kami ng common ground. Sabi ko, magdasal ka. Kasi pag sinabi ko, Sister Inda, na manalangin ka, mag-tongues ka, mag-ganito ka, mawawala, lilipad ang ibon. Nakukuha mo si Trinda, kailangan dumababa ka, Brother Rocky, sa counting level nila. Magdasal ka, magpunta ka ng simbahan, ganyan. Ganun muna, para at least magkaroon lang yan. And then, alam mo ba, pag nidadasal ako, nawawala ang problema ko. Hindi ko sinasabing nawala, pero parang nararamdaman ko, parang gumagaan ang feeling ko. Nagtitiwala ako sa Diyos. At yun ang sinasabi rito, Sister Agnes, mga kapatid. Hindi sinabi ng Panginoon na God did not rebuke the disciples because they had a storm. No,
It was a big storm. In fact, Jesus rebuked. The Hebrew word, Sister Agnes, that Jesus used to stop the sea, he didn't say stop. He rebuked the wind. Alam natin ang word na rebuke. Pinagalitan niya eh. Why? Because the wind was controlled by Satan. He rebuked the wind. He rebuked the storm. Sabi ng Panginoon, peace be still. Nirebuke niya at pinatahimik niya ang demonyo. So mga kapatid, hindi, God did not say that they have no faith because there was a storm. Pero yung storm na yun, Sister Inda, hindi nagising si Jesus eh. Hindi napagising nung malakas na alo ng Panginoon Jesus eh. Pero alam mo, naka-istorbo sa Panginoon, si Brother Rocky, yung kawalan ng pananampalataya ng mga disciples. Maraming Kristiyano ganun. They go to church, they proclaim, they claim that they are Christians, and yet they always worry. At yun ang nakaka-distorbo sa Panginoon. Akala ko ba? Born again ka na. You see? Kaya mga kapatid, ang pagiging Kristiyano hindi nakikita sa good times palagi. Madali kasi magpatotoo niyan si Tragnis. Ay, Panginoon, Lord, maraming mga kapatid, nagpapatotoo ako sa Panginoon kasi ganito-ganito, nagkaroon ako ng increase ng sweldo, ganito-ganito, nagkatrabaho ako. But how are you when you've got nothing? How are you when there is a storm? It was not their fear of the storm. Hindi yung takot nila sa storm eh. That made Jesus said they had no faith. Of course, maliit lang yung bangka nila, Sister Agnes. At nakakatakot talaga sa alon, sa laot. Pero mga kapatid, ang sinasabi ni Jesus na nawalan sila ng pananampalataya is because they did not believe His word. Hindi sila naniwala eh. Kaya maganda, mga kapatid, Sister Lola Pinita, lagi ka nakikinig ng salita ng Diyos. Because by hearing the word, you can use the word of God when there is a storm. Panginoon, sabi mo, pupunan mo ang aking mga pangangailangan, ha? Panginoon, huwag mo akong pababayaan, huwag mo akong iingatan. Panginoon, nasabi mo, ikaw ang Diyos na nagpapagaling. Di magagamit mo na yung salita. Yun ang ayaw, Sister Inda, ng Diablo na malaman natin. Because the devil knows that when we use the word, when we say the name of Jesus, all hell is going to lose. Walang bagay na hindi magagawa pag sinabi mo na ang pangalan ni Jesus. But maraming Kristiyano ang takot na takot sa buhay. Pinangako na ni Jesus yun eh. Let us go over to the other side of the road, of the lake. Hindi niya sinabing malulunod tayo. He always made that promise of safe arrival. Sabi ng Panginoon, makakarating tayo eh. Amen ba mga kapatid? At for that reason, sinabi ni Jesus, wala kayong pananampalataya. Yun ang nakakagimbal sa Panginoon. At yun ang nakakapagtaka sa mga Kristiyano. Kaya mga kapatid, pagka kayo minakit ng Kristiyano maraming pilekes, makikita mo yung taong yun, warrior yun, nag-worry palagi. Ang tawag sa kanya, hindi prayer warrior. Ang tawag sa kanya, prayer warrior. Amen ba mga kapatid? Kasi mahal na mahal tayo ng Panginoon. Pero marami pa rin Kristiyano, Sister Agnes, ang nag-iisip that their boat is going to sink. Akala nila yung kanilang bangka ay lulubog. At may mga taong ganun. But how can a boat go down when Jesus is on board? Pagkasama mo ang Panginoong Jesus at Eva, hindi lulubog ang bangka mo. Bakit? Hindi ka papabayaan, Jesus. Amen ba? Panginoon, di ako matatakot dito ha. Kasi, kasama mo ako eh. Hindi ako matatakot. Pag gano'n na naging panuntunan mo, Sister Agnes, yung talagang, yung parang lahat ng tao takot na, yung dapat matakot ka na. Pero naniniwala ka pa rin sa Panginoon. Panginoon, hindi ako matatakot. Panginoon, naniniwala pa rin ako na may gagawin ka sa buhay ko. May magagawa ang Diyos sa buhay ko. Panginoon, paggagalingin mo ako. Panginoon, palalayain mo ako sa mga utang. Panginoon, ganito ang gagawin mo. Magkakaroon ng promotion ng aking anak. Panginoon, makakatapos ng pag-aaral ng aking mga anak. Panginoon, ganito, ganyan, ganyan. When you keep believing,
God likes it. Because God is not moved sa mga pagiyak. Ang Panginoon, mga kapatid, namumove mo lang siya. You can move the hands of God when you exercise your faith. Now, mga kapatid, let's go to chapter 5, ng Mark. Ito naman, mga kapatid, ang demonstration of Jesus' authority. The devil knows his name. The devil calls him Jesus, the Son, the big letter S, of the Most High God. Again, uulitin ko, nasabi ko na ito last week, uulitin ko ulit, baka may Muslim tayong tagapakinig dyan. Maraming Muslim, hindi naniniwalang si Jesus ay Diyos. Kayo ba'y marunong magbasa? Tinuruan ba kayo ng mga teacher nyo? Alam natin ay ba yan, yung mga teachers. Ang isang word, Sister Agnes, na malaki ang letter sa una, sabihin, special yung word. S, big letter S. Kung S, malit na S yon, Sister Agnes, medyo anak ng Diyos, medyo small letter S. Hindi sa special. But when the writer of the text makes it capital S, make big letter, big bold capital letter, it means that that person is a special. That word is a special word. Jesus is the Son of God. In fact, the devil said, Jesus, the Son of the Most High God. Kapatid, Sister Inday, nasa likod mo, hi. Pasilip-silip na lang. Kapatid, umupo ka dyan. Amen, mga kapatid. Alam niyo, namimiss ko na ang solo. Dalang solo, mga kapatid, ang una kong church. 1997, 1998. Could you imagine, mga kapatid? 1997, 2007, 2017, 18, 19, 20, 21. 24 years. Ang tagal na, mga kapatid. So, kilala ng Diablo ang Panginoon. And the devil, parang, Sister Inda, the devil had a kind of faith. Merong pananampalataya ang Diablo eh. The devil knew the true identity of Jesus. Pero may mga tao, Sister Agnes, na hindi nila kilala ang Diyos, ang identity ni Jesus. Ang sabi ng mga Muslim na brothers natin, hindi raw Diyos Jesus kasi hindi raw sinabi ng ni Jesus na siya ay Diyos. Eh, Diablo nga, nagsasabing Diyos na si Jesus eh. Kailangan pa bang ulit-ulitin na ako ang Diyos para maniwala kayo? Napaka-obvious. Amen ba? Dapat ba lagi sabihin ni Presidente Duterte, ako ang presidente ng Pilipinas? Hindi na. Obvious na. Kilala na siyang ganun eh. Amen ba, mga kapatid? The devil knows who Jesus is or who Jesus was better than the religious leaders. Kasi marami mga pariseo noon hindi naniniwala kay Jesus. Sabi ng Diablo, do not torment me. Alam mo ba, mga kapatid, na may mga, di ba, nung unang panahon tayo, mga Brother Rocky at Eva, mayroon tayo mga, yung tipo napoposes. Yan, napoposes. Ah, napoposes. Ah, la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 l
a human body as a weapon in attacking God. Gustong gamitin ng Diablo, Sister Inda, ang katawan ng tao para kalabanin ng Diyos. I will explain this, mga kapatid. Demons attack men because they hate the image of God in man. The Bible tells us, Sister Loida, ang sabi ng Bible, let us create man according to our image and likeness. Diba? So upon creation, Sister Lola, nung ginawa ng Diyos ang tao, naka-built in sa atin, sa bawat isa sa atin, ang mukha, ang imahe, at ang persona ng Diyos. We have a built-in character and nature and quality of God. Binigyan tayo ng built-in qualities of God eh. At yun ang gustong sirain ng Diablo. Gusto niyang papangitin ka, gusto niyang pasamain ka, gusto niyang sirain ka because the devil hates the image of God in you. Amen ba, mga kapatid? Kaya pagka ikaw, mga kapatid, pupunta ng church, kailangan maligo. Mga kapatid, amen, hindi yung galing ka, nagpunta ka ng palengke, galing ka ng isdaan, pupunta ka ng simbahan, Sister Loida.
Kailangan bago pumunta ng church, nakabihis. Ipakita mo kay Diablo na, no way. I've got the value of my face. Amen ba mga kapatid? Kasi yan ang gustong gawin ng kaaway. Now, the devil wants to use the man. At yung Diablo na yun, mga kapatid, ay nagmamakaawa kay Jesus. He begged Jesus earnestly that he would not send them out of that country. Nagmamakaawa si Jesus. Ah, ang Diablo, brother. Luke 8:31. Nagmamakaawa tells us that the demons also begged him that Jesus would not command them to go out into the abyss. Pag binasa mo ang Lucas, dadaanan natin yan eventually, Lucas 8:31, nagmamakaawa ang Diablo, Brother Rocky, na huwag silang papuntahin muna sa impyerno. Why? It is very important, Sister Eva. Why? Because up to this point, there is a contract. May tenancy agreement eh. Alam mo, parang nag-rent ka, Sister, in the ng bahay. Pag ikaw, sample, si ang iyong may tinatawag tayong landlord o yung may-ari ng bahay, at ikaw naman na mangungupahan, ang tawag sa'yo ay tenant. Yung may-ari ng bahay doon, ang tawag landlord. So, ikaw na tenant, meron kayong kasunduan. Okay? Ang kasunduan, yung kasunduan na yon, for example, 10 taon o 1 taon na lang, hindi ka pwedeng paalisin ng landlord. Hanggat sa hindi natatapos ang kasunduan. Because the terms of the contract, dapat kang manatili hanggang doon sa katapusan, sa expiration ng contract. Ganon din ang Diablo. Nagmamakaawa sa Panginoon, Jesus, huwag mo muna kami pabalikin sa impyerno. Natatandaan mo, meron tayong tenancy agreement. Hindi pa time eh. Hindi mo pa pwedeng pabalikin si Satanas sa impyerno kasi wala pa siyang, hindi pa tapos ang kanyang kontrata. Meron pang plano sa kanya ang Panginoon, Sister Agnes. May ipinagagawa pa sa kanya ang Panginoon. May gagawin pa ang Panginoon. Everything moves according to the directions of God. Kaya sabi ni Satanas, huwag muna siyang paalisin. So, mga kapatid, mapapansin mo rito na kahit ang Diablo, mga kapatid, ay humihingi ng pahintulot sa Panginoon. Napansin mo rito, Sister Lola, humihingi ang Diablo ng pahintulot kung saan siya papasok. You see, Sister Linda, why it's important? The devil cannot touch you. He cannot touch you if he has no permission to God. Hihingi mo na sa permission sa Lord eh. Like Job. Panginoon, sabi ng Panginoon kay Satanas, Satanas, nakita mo ba yung anak ko si Job? He is my greatest man. Sabi ni Satanas, Panginoon eh, oh Lord, magaling siya kasi nandun yung kamay mo eh. Pero pag inalis mo yung kamay mo kay Job, subukan ko lang. Hindi makakapasok, Sister Lola, ang Diablo. Hindi niya kayang hawakan ang buhay mo. Hindi niya kayang galawin ang buhay mo without the permission of God. And if God allows it, Sister Agnes, if God allows problems to happen in your life, God has a purpose. Papalakasin ka ng Diyos, Sister Agnes, Sister Lloyda. Pag may problema ka, lalakas ka. Malalo mong makikilala ang Diyos sa mas malalim na kapamaraanan. How would you know? Paul was asking God to remove the thorns of the flesh. 3 times he prayed. Saint Paul was asking God, Lord, remove the thorns of the flesh. This is so much to bear. But God said no. Sabi ni Saint Paul, no. God answered and said 3 times, no, I will not remove anything away from you. Because you know what? Out of your weakness, my power is perfected in your weaknesses. Kung kailan tayo mahina, doon lumalabas at doon nagpapakilala ang kapangyarihan ng Diyos. Paano mo malalamang mahal ka ng Diyos kung hindi ka naubusan? Amen ba mga kapatid? Paano mo malalamang nagpupuno ang Diyos? Eh kung kagaya ka lagi ni Sister Lloyda, laging punong-puno ang wallet. Hindi mo mapapatotohanan na Jehovah Jireh. Kung palaging kagaya ka ni Brother Rocky, punong-puno ang mga bulsa at ang bank account ay punong-puno ng pera. Sometimes you have to empty. Amen na mga kapatid? Because out of emptiness, out of brokenness, you will know God.
you will see God in a different dimension, in a new light. Makikilala mo, Panginoon, ito pala yun. Salamat, Panginoon, dahil sa mga pagsubok. Di ba may kanta tayo nun, Ate Eva, na, "And I thank you, Lord, for the trials that comes my way." Di ba? Hindi mo pwedeng kantahin yung kanta na yun, Sister Eva, kung wala kang trials. Hindi ka pwedeng maging general. Hindi ka pwedeng maging general kasi wala ka palang pinutang gera eh. Amen ba, mga kapatid? Kaya, sabi ni Satanas, huwag siyang palisin. And the devil ask permission from God. Now, mga kapatid, magpapatuloy tayo. And then, I will jump, mga kapatid, to the yung babaeng inaagasan ng 12 taon. Alam na natin yan. Pero may gusto akong sabihin dito sa tapat na ito. Yung babaeng ito na 12 taong inaagasan o meron siyang pagdudugo, marami na siyang pinuntahan mga manggagamot na akala niya ay magpapagaling sa kanya. But, Sister Inda, she suffered worse, lalo siyang lumala at lalo siyang humirap. Amen ba mga kapatid? Kaya noong unang panahon, may mga tao napunta sa gulod, may napunta sa bagong puok, sa mga arbularyo, sa mga kung ano-ano. Diba, Sister Lloyd, ha? May mga tapal-tapal, may mga buga-buga. And Luke, in chapter 8, verse 43, Luke is a physician. Doctor si Luke, eh. Kaya meron tayo sa Pilipinas na St. Luke, diba? St. Luke's, doctor si Luke, si Lucas. Luke, as a doctor, tells us in Luke chapter 8, verse 43, that this woman spent all her livelihood on physicians. Talagang isinanla na niya, talagang ibinangka na niya, Sister Agnes, lahat ng pera niya sa lahat ng manggagamot para gumaling siya. At alam natin yun. Pag ang tao may sakit, Sister Lola, pag ang tao may sakit, lahat ng wallet nakabukas. Kaya pinakamagandang negosyo, Brother Rocky, hospital. Lalo sa Pilipinas. Emergency. Ops, taka. Magkano ang pera sa bank? Magkano? 20,000? Ay nako, hindi pwede. Wala kaming doktor. Bawal. Puno ang aming ward. Walang bakante. Pag may pumasok, mamaya. Ops. Saan kayo pupunta? Emergency po. Mamamatay na po ang nanay ko. Magkano pera sa bank? Ano po? Ano po? 200,000. Meron pa. Magagawa ng paraan. Bakit, Sister Lloyda? Alam natin yan. Pag may sakit ang tao, lahat ng wallet nakabukas. Itong gusto kong sabihin sa inyo, mga kapatid. I only have 10 minutes left. You see, at lalo na kayo sa Pilipinas. Kasi sa United Kingdom, dito kami, mga kapatid. Hindi naman sa pinagmamalaki natin. Pero sa kaluwalhatian ng Panginoon. Pag ikaw ay nasa first world country like United Kingdom, hindi ko alam sa America nagbabachelor na insurance eh. Pero sa United Kingdom, wala kaming budget hospital. Wala kaming, ang binabayaran lang namin dito, kung ma-hospital ka o magpapabulot ka ng ngipin, gamot, bibili ka lang ng gamot. Pero yung hospitalization, operation, nagkaroon ng cancer, leukemia, walang bayad yun. Yun ang maganda. Pero sa Pilipinas, magkasakit ka, mahirap. Kaya ito ang gusto kong sabihin sa inyo, mga kapatid, na nasa Pilipinas. You have to take care of yourself. Kailangan kumain kayo ng tama. Huwag laging nagmamatamis. Alam mo ba, may mga taong bibili ng ulam na pork chop, Sister Inda, pork chop na hihingi pa ng maliit, Brother Rocky, na mangkok. Lalagyan ng patis, lalagyan ng sili, lalagyan ng toyo. Pork chop! Maalat na yung pork chop! Gusto pang lagyan, Sister Agnes, ng maalat na maalat. Kaya ang maraming sakit ng Pilipino, sakit sa bato. Batugan, na iba pa yung sakit sa batugan, ha? Sister Agnes, iba pang sakit yung sakit sa bato, ha? Yung batugan, iba pa yun, iba pang sakit yon. Itong sakit na sakit na ganito, kidney. Amen, mga kapatid? Kailangan yung alagaan ng katawan nyo. Natin, tayo. Kahit ba libre, eh. Pero kung, kasi, Brother Rocky, anong saysay ng ganda ng buhay?
kung may sakit tayo, hindi na natin ma-enjoy. Ay, pupunta tayo ng Boracay. Oh, ang ganda ng Boracay. Hindi ka makasama. Kasi naka-wheelchair ka. At alam mo ba, mga kapatid, ito sabihin ko sa inyo, yung pagmamahal nyo sa katawan ninyo, pagmamahal mo yan sa pamilya mo. Sister Lola, ano po? Yung hindi ka na magkasakit, eh, mahal mo ng pamilya mo nun. Kaya yung, oh, kakain ka ng tama, mag-exercise ka, huwag ka nang laging hada-hada, pahara-hara dyan, pakalat-kalat ka sa kalye. Yung hindi pagkakasakit, pagmamahal na yun sa pamilya, mga kapatid. Malaking bagay na yun sa ating pamilya. Kasi pagka nagkasakit ka, nagkaroon ng problema, sino bang naapektuhan? Di ba lahat ng family members, lahat ang bagambagan yan? Eh kung hindi ka nagkakasakit, o di naiipo na lang ninyo. Amen ba, mga kapatid? Mamahalin yung katawan nyo. Alam mo, Sister Eva, for the last 10 years, hindi ako nagsusugar sa aking kape. Meron akong konting milk, pero never ako nagsugar sa coffee ko. Never. May ibang tao na ang tamis na may sanong kape, naku, talagang condensed pa yung talagang, alam mo yun, talagang gusto nila. Mga kapatid, alam nyo, ang ganito, eh, ito, diet na to, ha? Napansin ko yan, Sister Inda. Alam mo, Pilipino kaya maraming sakit. Gusto lagi natin masasarap na pagkain. Napanood ko yung mga artista, Pastor Saldi. Alam mo yung mga artista pala sa Pilipinas, mga ABS-CBN na yan. Nga si Brother Rocky, ano yan eh. Celebrity yan eh. Fan ako niyan eh, sa Facebook. Yung pala, teba mga artista, ayaw nila ng masasarap na pagkain. Bakit? Pag masarap ang pagkain, Sister Lola Pinita, marami kang nakakain. Yung pork chop, hiwain mo na lang, lagyan mo ng konting asin, konting paminta, at konting toyo, sapat na 'yon. Huwag mo nang damihan, huwag mo nang yung ibang mga bagay like kasi ang Pilipino dami mga borloloy pagluluto. Yung bangus, dalagyan pa ng mga ano-ano pang ipapasak. Kaya ihaw mo na lang yung isda. Lagyan mo ng kalamunding, Sister Lola. Pag nalagyan mo ng siling labuyo, kalamunding, konting toyo, sapat na yun. Pag iinom ka ng kape, try mo yung wala kang sugar. Iwasan din ang mga cakes, mga ice cream, nakakapagpataba. Amen ba? At pagka ikaw ay hindi mataba, malusog ang mga pangangatawan mo, magandang bumili ng damit. Hindi yung bakit yun naman ang damit na rin? Lumiit. Papagalitan mong washing machine, lumiit ang damit. Hindi lumiit ang damit. Lumaki ka lang. Ayun ba mga kapatid? Meron kami kapatiran doon. Pastor, alam mo yung washing machine ko, si Rayata. Bakit naman? Eh, Pastor, lahat na ipasok ko doon, inaliit ang damit eh. Hindi naman kapatid. Parang hindi naman naliit ang damit. Ikaw lang yata ang nalaki. Pinapatawa ko lang kayo mga kapatid. Pero nakukuha niyo yung point ko na alagaan ninyo ang inyong mga pangangatawan para humaba ang buhay. Amen ba? Alam mo, Sister Agnes Lobero, itong ating buhay sa lupa, para ka nang nasa langit, depende kung paano ka mabubuhay. Pero kung mabubuhay tayo ng sakit, karamdaman, nasa bed ka, ang iba ay kumakain na mga lalo na ngayon, magpapasko na. Siyempre, lalabas na naman ang mga puto bongbong o yan sa sarap niyan. Oh, di ba? Lalabas na naman yung mga malalamig na hangin, mga puto kutsinta, mga palutang, mga pinindot, o oh, yan. Makakain mo lahat. Pero kung marami ng bawal sa'yo, hindi mo na na-enjoy. Mga kapatid, last 4 minutes, last 5 minutes. Now, mga kapatid, this is about Matthew chapter 6, it's about the rejection, opinions, and miracles of Jesus. Walang nagawang masyadong himala ang Panginoon sa Nazareth. Bakit? Kasi walang naniniwala sa kanya. Alam mo, nung bata ako, Sister Agnes, pag ako ay may mga drawing, hindi ako natatakot. Sabi ko, ako. Ako lagi nagpipresent sa teacher ko. Alam mo, taga-drawing ko, si Kuya Rocky. Kuya Rocky, meron ako assignment eh. Siya lagi ido-drawing. Bakit? Malakas malmataas ang tiwala ko kay brother. Dahil pag gumuhit yan, talagang humahanga talaga yung mga teacher ko sa high school. Ang galing naman na nag-drawing na to. Eh, siyempre, no, pinsang ko yan eh. Oh, ayaw ng Panginoon na wala tayong tiwala sa Kanya.
The reason why, Sister Agnes, God was not able to perform, the only limitations of God is unbelief. The only limitations of God is unbelief. Noong ang mga tao ay hindi na maniwala sa Kanya, nalimitahan yung kapangyarihan ni Jesus. Amen ba, mga kapatid? At humanga si Jesus doon. Dito ako pinanganak sa Nazareth. Tapos hindi kayo naniniwala sa akin, napahanga nila ang Diyos, si Jesus. Bakit? Wala silang pananampalataya eh. Kayo ba, mga kapatid? Mapapahanga nyo ba ang Diyos? Dalawang bagay lang yan, Sister Agnes eh. Either mapahanga mo ang Diyos dahil mataas ang iyong kumpiyansa sa Diyos, or mapahanga mo ang Diyos na wala kang katiwa-tiwala sa Diyos. Ito na naman ako, nawalan ako ng trabaho. Ito na naman ako, iniwanan ako ng aking boyfriend. Iniwanan ako ng aking papa. Ito ba? Kung may tiwala ka sa Diyos, mga kapatid, hindi ka matatakot. Amen ba, mga kapatid? Di ba may kanta tayo, Sister Eva, na dumaan man ako sa ilog, ano, sa apoy, hindi ka masusunog. Kasi sabi, tama ang sabi ni David, Sister Lola. Though I walk through the valley of the shadows of death, I fear no evil. Dumaan man ako sa gitna ng kamatayan, hindi ako matatakot sapagkat kasama ko ang Panginoon. Yun ang gustong-gusto ng Panginoon, mga kapatid. Kaya mabuhay kayo sa pananampalataya, mga kapatid. We walk by faith and not by sight. Now, mga kapatid, ito na lang last na ito. Ito nangangaral ng mga salita ng Diyos at marami mga nakakamali dito, mga pastor, mga preacher. Na pag nangangaral daw, kailangan ipagpag yung kanilang mga sapatos para daw sumpain ang mga hindi nakinig, ayaw makinig, eto na, mga alikabukok, susumpain kayo ng Diyos, eto na, mga bagyo at mga baha, babahiin kayo, mga pepestihin kayo dyan. Walang sinabing ganun, Sister Eva. Ang sabi lang ni Jesus, ganito, whoever will not receive you, nor hear you, when you depart from there, shake off the dust under your feet as a testimony against them. Yun lang. Anong sumpa doon? Wala. At saka wag kang susumpa, mga kapatid. Ang trabaho natin, Sister Agnes, alam mo nung tayo nagko-crusade, Brother Rocky, di ba? Manghihila tayo ng mga tao, hali kayo. Magpapatanggap tayo, may crusade. Walang mawawala sa inyo, hihilain natin ang mga tao. Amen ba, mga kapatid? Stop. Hihilain natin ang mga tao, di ba? But now I realize, Sister Eva, our job is not to change the minds of people. Hindi natin trabaho yun eh. Kaya hindi ako naniniwala, Sister Agnes, na ang Diyos nagbabago ng tao. Hindi trabaho ng Diyos yun eh. Kayang gawin ng Diyos yun, Sister Agnes, kung gugustuhin niya. Amen ba, mga kapatid? Kung gugustuhin ng Panginoon, Sister Lloyda, kayang baguhin ng Panginoon, Sister Lola, ang lahat ng tao sa buong mundo. Pero hindi ginagawa ng Diyos yun. Ayaw ng Diyos na gawin yun. Bakit? Pakikialaman niya yung ating right of choice eh. Yung ating free will, ayaw ng Panginoon yun. Kaya sabi ng Panginoon, you shall love me with all your heart. Ang gusto ng Panginoon, nagmula sa puso mo ang pagmamahal sa Kanya, hindi napipilitan. So ang trabaho natin, mga kapatid, na nangangaral ng salita ng Diyos, hindi para baguhin ang isip ng mga tao. It's not our job. Our job, Sister Eva, is to just plant the seed. Gagalingan natin magtanim, gagalingan natin mangaral ng salita ng Panginoon, pero yung magbago, manghila ng tao, hindi naman nag-work masyado eh. Yung panghihila natin, bagamat nakapangaral tayo, yes. Pero I don't think that one was effective. I think the one that was effective is our way of preaching. Yung pangangaral ni Pastora. Yung talagang rarara tayo. Naalara mo yun, Sister Brother Rocky, yung pagbaba natin ng bagong po armang. Naranasan namin yon, Sister Lloyda, Sister Lola, talagang ina-armalite kami. Kala ko katapusan na namin. Pero nandoon yung kapangyarihan ng Panginoon. Nangaral na salita ng Diyos. Bagamat sasabihin natin, hindi lahat ay nakinig, hindi lahat ay sumama sa atin, pero nagawa natin ang trabaho natin. Yun ang mahalaga. Just do your job. Mangaral lang tayo ng salita ng Diyos. Pero yung manghila tayo at para magdebate tayo, mga kapatid,
Kaya sabi ng Panginoon, shake the very dust from your feet. Just ipagpag mo lang yung alikabok sa paa mo, tapos na. Wala ka ng pananagutan. Ipangaral mo na eh. Amen ba mga kapatid? So, at least yun lang ang magagawa natin sa buhay natin mga kapatid, na yung ating mga buhay ay maging Biblia. Itong ating buhay, Biblia na ito eh. Sister Agnes, yung hawak mo, hindi mo na kailangan lagi magdala ng Bible. Para lang ipakita sa tao na, ay, ang banal naman ni Lola, talaga naman lagi naka-Biblia eh. Talaga namang nasa langit na yata eh. Eh kahit wala kang Bible, Sister Lola, kaya mong masabi sa iyong mga kapitbahay, sa iyong mga kaibigan, sa iyong mga kakilala, na ikaw ay anak ng Diyos. At sa pamamagitan ng iyong buhay, the face of God, makikita ng mga tao na ikaw ay isang alagad ng Diyos sa iyong pamumuhay, sa iyong pagsasalita, sa iyong pananamit. Amen. At nawa mga kapatid, ay patuloy na may pakilala natin sa buong sanlibutan, sa ating mga kakilala, sa ating Facebook, ilagay natin yan. Huwag kayong maglagay sa Facebook ninyo na nasaan ang na... May mga tao pa, mga born again pa, Sister Lola, na itinatag yung mga naot, mga... May mga born again na yung mga nangutang, itinatag. Bakit ba magtatag pa kayo mga nagpa-utang, Sister Lloyd, huwag na kayong magtatag. Bakit ba may mga nagtatag pa? Ito si ganito, may utang na ganito. Ang itag mo, Sister Agnes, John 3.16, mahal na mahal ka ng Diyos. Amen? Itatag mo si Lola Pinita, si Ronaline Saldivar, o yun ang mga kakilala ni Ronaline, makakabasa ng salita ng Diyos. Huwag na kayong maglalagay sa Facebook ng mga kung ano-ano. Amen ba mga kapatid? Hayaan ninyong sa inyong buhay ay makita ng lahat na kayo ay mga anak ng Diyos. Amen? Palakpakan natin ang Lord. Hallelujah, Sister Eva. Back to you po. Bigyan po natin ang Panginoon. Maraming salamat po, Pastor Lindo Ben Magsino, at na-bless na